May mga pagkakataon na nagkakaroon ng traffic violation o kaya naman kaso ang isang individual kahit hindi siya nagmamaneho ng sasakyan. Ano nga ba ang pwedeng gawin sa mga ganitong sitwasyon at ano nga ba ang ibig sabihin ng tinatawag na registered owner rule? So what is that registered owner rule? Mm-hmm. You say registered owner rule, kung anong nakalagay na pangalan sa sasakyan, presume na ikaw yon nakabangga. Okay? Kung anong naka-registered, so ibig sabihin pag nagbentahan na, I suggest pag nagbentahan na kayo, binili na yung sasakyan mo, ipalipat na yung pangalan ng sasakyan sa buyer. Kasi any violation sa sasakyan, for example, nakasagasa, nakabangga, okay. Mm-hmm. You are still the registered owner, pwedeng ikaw ang madimanda. So, ma-disturb ka. Of course, pag na-disturb ka, you can, pwede mo ipakita naman yung deed of sale. Mm-hmm. But, of course, ma-disturb ka pa. So, mas mabuti, ipa-transfer mo na yung pangalan para hindi ka na madisturbo. Kasi diba sabi, 3-7-15-30 rule. 3 days, notice. 7 days, pwede kang mag-protest. So, ibig sabihin, 7 days na yan, madisturb ka if you are the registered owner when in fact, 1 year ago, nabenta mo na yung sasakyan mo. Mm-mm. So, ang gagawin mo? Anong gagawin mo? Kailangan na, mas maganda, ipa-transfer na yung mga pangalan mo. Yung documents, okay. Ayusin na. For example, ayaw mo magbayad. Hindi sa akin yan. Tapos yung mga papeles mo, hindi man naman katanggap-tanggap. For example, kung hindi, may tinatawag na alarm list. Ibig sabihin doon, kung hindi mo bayaran yung mga penalties mo, mga fines na mga violation, kasi napicturean ka sa CCTV, ayaw mo bayaran, pwede isubmit yung pangalan mo ng MMDA sa alarm list. Okay. Yung alarm list, ano yan? I-submit nila yan doon sa LTO. Pag-submit doon sa LTO, kung, di ba, every year ka magpa-renew sa lisensya mo sa sasakyan, mm-hmm. Ipa-registered yung sasakyan mo, yearly yan eh. Opo. Di ba? Kung, tapos, hindi ma-registered yung sasakyan mo the following year kung hindi mo bayaran yung mga fines. Yun ang tinatawag na alarm list. Yun transfer. Na yung program ngayon kasi pag may mga police o mga traffic enforcer, hinuhuli ka, may negotiation, doon ang kotong. Doon nakakalusot, doon nakakalusot. Pag computer kasi, wala. Picture-picture lang, automatic nag-register sa pangalan mo. Salamat sa panunood sa video na ito. Mag-comment para alam namin ang opinion mo. I-like at i-share din ang video na ito. Mas marami ang makakapanood, mas maraming matutulungan. I-like at i-share din po ang DZRH News Television Facebook page para kung may bagong balita at impormasyon, ma-notify ka mula sa DZRH. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maraming salamat.